Bihirang-bihira tayo nakakakita ng tao na nagsasabing marami siyang pera o kaya yung ang consideration niya sa kanyang sarili ay mapera. Bakit nga kaya laging kulang at kulang kahit lumaki yung sweldo, lumaki yung income, kulang pa rin? Isang mahalagang pag-aaral sa spiritualidad dahil itinuturo po sa atin yung contentment. And those who are in God have to know when to stop, when enough is enough, and what to do with this issue of money. Why money is never enough? Yan po ang ating pag-aaralan. O Diyos namin sa langit, turuan niyo po kami na makapag-aral lang mainam at ng itong napakasentro na tool of life ngayong mga panahon na ito ay maunawaan namin ng mas malalim pa. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Sa mga kasalanan naming kagagawa lang, mga kasalanan naming matagal na hindi pa namin na isusulit sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon, at palayain niyo kami mula dun sa mga multo ng mga kasalanan naming malayo't matagal pa na nangyari na ay pabalik-balik kuminsan na nagpapahirap sa aming mga kapatid. Linisin niyo po kami. Ipakita niyo sa amin na aming mga pagkakamali at kami ay makahingi ng tawad sa inyo at kami naman, Panginoon, tumanggap ng kapayapaan, katahimikan ng loob, and may you restore us. We ask you, Father, to please bless us right now. Bless us with your wisdom. Bless us with your words. Ilayo niyo kami sa mga panganib, panging ang aming mga mahal sa buhay. Ilayo niyo kami sa gawa ng mga malisyoso at masasamang tao na maging ng mga masasamang espiritu. At maghari ang kalusugan sa aming katawan, karunungan sa aming isip at kapayapaan sa aming puso. Walk in our midst, O God, heal our infirmities, strengthen us, empower us with your word. In the name of Jesus, our Lord, our Savior, and your Son, we pray. Why money is never enough? First of all, because people love money. Generally speaking, at napakakonti siguro nung hindi nyo makikita na talagang nagmamahal sa pera na tao. People love money, and whatever and whoever you love is never enough. Pag in love ka sa boyfriend mo, hindi siya kasya. Kulang ang oras niya sa'yo, kulang ang panahon, kahit naghirap na kate-text at naubos na ang pera sa load, kulang pa rin si load. Kahit maghapon na kayo magkasama, kulang pa rin, ayaw niya na maghiwalay kasi mahal mo eh. Whatever, whoever you love is never enough. If you love orchids, the orchids in your garden is never enough. If you love clothes, it's never enough. Kaya sinasabi nung kata, I can never have enough of you. At ang pag-ibig, sabi ni Jose Corazon de Jesus, ay sakim at aayaw ng kakabiyak o wala na kahit ano o ibigay mo ng lahat. Anong sinasabi ng magandang bagong balita Biblia tukos sa topic na ito? Mangaral 5:10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan. So it will never be enough. Kahit ang dami-dami niyan, kulang at kulang pa rin. Why else will money not be enough? Because money attracts spenders. And of course, more money attracts more spenders. Napapansin nyo ba na nang wala pa kayong pera, konti lang ang gumagastos ng pera nyo. Pero nung dumami, dumami ang gumagastos. Dumami ang mga stockholders. Nung dati wala kayong trabaho, wala namang lumalapit sa inyo para manghingi. Nung nagkatrabaho kayo, may konting humihingi. Nung nag-abroad ang asawa nyo, dumami ang inyong kamag-anak. Dumami ang kaibigan, dumami ang nagpapaanak sa kasal, dumami ang mga letter na natatanggap nyo na humihingi ng mga donasyon, iba't ibang mga grupo. Kasi pag nagkakaroon ng dagdag na pera, may sumasaling dagdag na makikigastos. Mangaral 5:11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. So, noong araw, nakatira ka lang sa isang maliit na apartment dyan sa gitna ng city, tama na sa yung pamasahe mo. Pero noong nagkapera-pera, inambisyon mo naman syempre magkaroon ng bahay sa suburbs. So, bahay naman kasi ang layo-layo, so kailangan mo ngayon ng kotse. At alam mo yung mga luma mong mga higaan at mga tiheras at mga folding bed ang ilagay mo sa yung bagong bahay, so bibili ka ngayon ng mga bagong kama na kailangan ng bagong cover, na kailangan ng bagong unan, at etc. etc. Hindi na mauubusan ng dahilan para gumastos. There would be more things to spend on. That's also one of the reasons. Technology will never let you stop spending because every week there will be a new type of cell phone. Every week there will be a new kind of computer. Hindi na mauubos ang pagkakagastahan ng tao
nung araw, magkaroon ka lang na isang plancha, minana mo pa sa lola mo, hanggang mamatay ka, yung pa rin ang plancha. Ngayon, palit na yan ang palit. May mga planchang umiilaw, may mga planchang lumalabas sa tubig, may mga planchang may lumalabas sigurong tinapay, kung nagugutom ka na. Hindi na matatapos yung iba't ibang plancha. Cellphone lang eh. May nakakita sa akin ng cellphone, Pastor, ang humble-humble niya naman, ganyang cellphone mo. Bakit? Kasi hindi ko na kayo nakita nagpapalit. Eh, yung maandar pa naman, ba't ko naman ito papalitan? Kasi yung mga tao, palit ng palit, dahil may bago. No? Kung ano-ano na ang hindi na uubos na pagkakagastahan ng tao. Consumerism will keep on making you spend more and more. And there will be more and more people to spend the money. Why? Because success, like wealth, has many relatives. Siyempre, pag matagawin pa ka na, marami nang tinulungan kita noon. Inalagaan kita. Kahit isang araw ka lang naalagaan nung araw, parang siya rin nagpalaki sa'yo. Dahil isa ka na ngayon abugada, isa ka ng superstar. So, maraming gustong makihati sa iyong mga kinikita. Money is never enough because wants are insatiable. Wants can never be fully satisfied. Needs can be met, but wants can never be satisfied. Hindi nauubos yung wants. Yung need, kailangan mo ng damit para hindi ka ginawin, para hindi ka tamaan ng araw, para hindi ka hubot-hubad na naglalakad sa mundong ibabaw. Pero pag na-meet na yung want na yon, needs na ang kasunod, kailangan color-coordinated na yan, kailangan ganito na yan, kailangan hahaba ng hahaba ang kwento, hindi na siya matatapos. Lucas 12:15, ang sinabi niya sa kanilang lahat, sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Siyempre, kabaligtaran ang iniisip ng marami, kaya nga ito itinuro ng Panginoong Jesus. Akala ng marami, mas mapera, mas mabuti, mas maraming bagay, mas mabuti. Mas maraming sapatos, mas maraming kotse, mas maraming bahay, mas mabuti. Pero sabi niya, huwag kayong papalin lang sa ganyan. Hindi kayo nasusukat ng langit at hindi rin kayo dapat sukatin ng tao sa dami na inyong ari-arian. And very especially, you must never measure yourself by what and how many things you have in your life. Money is never enough because most of the time, money is in the hands of the greedy. The greedy and the foolish, of course, don't know when to stop gathering money. They don't know when enough is enough. And because most of the money is in the hands of the very wise and the very greedy, it will never be enough because a lot of people are deprived. Merong unequal distribution of wealth because so much wealth is in the hands of so few. Nabasa ko sa periodiko noong nakarang linggo, ang itinatapon daw na pagkain sa Amerika, sa Britain, at sa ibang mga country sa Europe, maging sa Japan, ay billion-billion-billion dollars ang halaga habang nagkakagutom ang tao. Nagkaroon ng mga pag-aaral ng mga basurahan sa tinatawag nating developed countries, yung tinatawag nilang first world. Halos kalahati ng mga basurang nakatapon doon ay hindi pa nabuksan. Mga hindi nabuksang dilata, hindi nabuksang yogurt, hindi nabuksang kung ano-ano, natatapon. Kasi may mga pera sila na afford nila yan. In fact, there are many developed countries na para lang pababain halimbawa ang o kaya pataasin ang presyo ng kamatis, sisirain nila yung tuneto nila ng dami ng kamatis para huwag pumasok sa market at huwag bumagsak ang presyo. Nagtatapos sila ng alak, ng gatas, kung saan-saan, para lang price manipulation and price control. Hindi naman dapat nagugutom ang maraming tao. Kaya lang nga, hawak ng iilan yung napakaraming resources ng planeta. Mangangaral 4:8 tungkol sa isang taong hindi marunong. May isang taong walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpapaguran. Isang uri din daw ito ng kahangalan. Trabaho ka ng trabaho, wala ka nang na-enjoy sa buhay, nagasgas ka na, you squander your health and your youth just to make money, and then later on, when you're very old, you have to squander all the wealth you made just to be healthy again. Kasi hindi marunong tumigil. There is an even distribution of wealth. So, this money in the hands of people who are not wise will make its curse in circulation. Nagmumukha tuloy konti. Money is never enough because of so much demand for it. Everybody wants money. And everybody wants tons of money. You know the law of supply and demand, no? So, nagiging mahal yung hinahabol ng marami. Mangangaral 10:19, ang pagkain ay dududulat ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin.
ito yung mabibiling lahat ng salapi. So isang observation ni Solomon dito sa kanya, Ecclesiastes 10:19, money is the answer to everything. Because people and the civilizations had become so materialistic and so monetized, ang lahat ngayon nabibili ng pera. So ang tao ngayon gusto magkaroon ng pera para magkaroon siya ng kapangyarihan, because money is power, because you can buy services and goods. Halos ngayon na hindi na uso yung barter, hindi na uso yung tinulungan kita kahapon, tulungan mo kayo ngayon. Hindi, tinulungan kita kahapon, bayaran mo ako. Kung tutulungan mo ako ngayon, edi babayaran kita kung may pambayad ako. Lahat sinukat na sa pera. Kaya ngayon, lagi nagiging kulang ang pera. No? Jesus challenged that prevalent notion na ang lahat dapat pera-pera. Sa Lucas 10:4, anong sabi niya sa mga disipulo niya, ng mga ngaral sa bayan-bayan, huwag kayo magdala ng lalagyan ng pera. Huwag kayo magdala ng wallet. For Jesus, money is not the currency. The currency for Jesus is service, is love. Sabi niya, maglingkod kayo sa mga tao at papakainin nila kayo. Patitirahin nila kayo sa kanilang mga tahanan, kanilang iintindihan ang inyong mga pangangailangan. So sa kanya, walang kailangan pera. Mag-serve ka dyan, at nagiging duty naman ngayon at pleasure ng mga pinaglingkuran mo, napakainin ka rin, bigyan ka ng mga kailangan mo sa buhay. So this Jesus movement was not very, very focused on the cash economy. That was already very highly developed during their time. What more now? Lahat talaga, pagkilos mo, pera. Lahat ng galaw mo, pera. Lalong-lalo sa mga city. No? Yung mga dating hindi natin ginagastahan, ginagastahan mo na. Dati naman, umiinom-inom ka lang ng mga tubig-tubig at borak-borak niya sa gripo. Ngayon, kailangan pang memorial water para sosyal ang iinumin mo. Yung bang, hindi naman ginagastahan ng tao nung araw yan. Gumagasa ba ang tao nun sa load? Ngayon, ang dami-daming perang napupunta sa load, no? Gumagasa ba ang tao nun sa foots? Paano foots pa? Ikaskas mo sa batoy ang sakong mo nang matanggal ang mga bakokang mo. So, may pa-foots pa-foots pa pa. Ang daming pinagagastahan ng tao. And because of that, people are compelled to always be interested in money. Because you cannot be mobilized. Nung araw, maglaro lang kayo ng mga sumpak, magbugahan kayo ng mga buto ng munggo, yun na ang laro. Ngayon, magbabari lang kayo, pero may bayad yung bala, may bayad ang lahat. No? Yung halos lahat ng laro, may bayad. Nung araw, gagawa ka lang ng mga laruan, mga dahon, papaikot-ikutin mo, mga gagamba, paglalabanin mo yung mga gagamba. Ngayon, computer, magbabayad ka, maguhulog ka. Money, 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 money. How can we make money enough? It's a very interesting question. The Bible teaches us to make money enough, gather money with honest labor. Pagka malinis ang kalooban, ang pamamaraan ng naghahanap buhay, na paghihimalaan niya ng Diyos, na yung pera niya nagkakasya. Pero kung masama ang mga pamamaraan, kung magkagastos din yan, limpak-limpak na gastos, no? Nauubos din, napupunta rin sa wala yung kinita sa masama at sa mali. Kawikaan 13:11, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. So honest labor. Huwag yung laging gusto natin magkapera na pagod ng iba. Naghahanap ka kung sinong mabablockmail, naghahanap ka kung sinong mananakawan, naghahanap ka kung sinong mababawan-tutri, yung ang tagal-tagal nilang inipon, bigla-bigla ang nanakawin. Ang daming ganun na, yung mga OFWs, ang tagal nag-ipon, tapos biglang nanakawa lang sila ng kung sino, ang tagal nilang pinaghirapan. Tapos mamaya mo, inagnakonin, wala na rin naman yung pera niya. Yung mga scam, ang dami-daming pinaghirapan ng taong pera, na scam sila, nadadaya sila, pero yung nandaya, ang ending din naman, wala rin eh. Sandali lang nabubuhay, one day millionaire, tapos mga pobre din uli. Kasi hindi pinagpapala ang ganong pera. You want your money to be enough? Gather it in an honest way. And then, multiply money. Also in an honest way. Through honest labor. Mateo 25:16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Ito ay kwento ng Panginoon na siya yung representative ng God, yung hari, nagbigay siya ng mga puhunan kung kani-kanino. At yung mga taong kinaluguran ng Diyos, yung bigyan ng puhunan na parami niya, through enterprise, through merchandising, nangalakal, nagnegosyo
tumubo. Hindi masama yun. Huwag lang profiteering na sobra na yung tubo mo. Tumubo. At ikinalugod yun ng Diyos. How else do you make money enough? Conserve money. Tipirin. Do not spend it too much. Refuse to spend more as your income increases. Refuse to spend more than your income. Dalawa yan ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Sino ang mag-feeling rich? Siguro hindi mo matatawag na rich. Bihira naman yung sabihing rich ako. Pero gusto niyo maging feeling rich? Habang lumalaki ang iyong income, huwag niyong sabayan ang paglaki ng gastos. Magkakaroon kayo surplus. You will feel rich. Na increasean ang sweldo mo ng so-and-so amount. Huwag ka agad lumipat sa isang apartment na mas mahal. Stay where you are. Same expense, more income, you will feel rich. And you will have a surplus. Nagkaroon ka ng asawang nagtrabaho abroad, ililipat mo agad ang anak mo sa pinaka-exclusive school, no? Ang mamahal. Hindi ka magiging feeling rich noon. Kasi lagi ka nag-aalala, kasi gahol na gahol, ubos na ubos. Hindi kasi dapat hinahabol ng gastos yung income. At ang tendency na iba, wow, lumaki na income natin, lalakihan na natin ating gastos. Kaya yun ang lagi kang maghahabol. Huwag sabayan, at lalong-lalo naman, huwag lampasan ang gastos ang income. At related yung number 4 natin na how to make money enough, do not make money, follow your wants. Huwag pasunurin ang pera sa mga luho at kapritsyo mo. It is important for us to control and curb our wants. Moderate greed and you will have enough money. Moderate greed and you will feel like you have enough money. Sa unang Timoteo 6, 8 hanggang 9, kaya nga dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. One great way, brothers and sisters, to have enough money, to make money enough, is to spend less than you earn. Napakasimple nun. Spend less than you earn. Huwag sabayan, lalo namang huwag unahan ang income. Several notches lower is great. No? Sabi sa unang Timoteo 6:6, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. So, nagsishopping kayo, mga kapatid. May pag-shopping naman kayo, mabuti. Buy something less than you can afford. You can afford a 5,000 bag. 5,000 peso bag. Ba, pag bumili ka ng 1,000, may 4,000 kang extra. Feeling rich ka nun. Pero kaysa meron kang biniling 5,000 bag, yun lang parang pera mo. Alam mo, okay lang bumili ka ng 5,000 bag kung may 100,000 ka pa natira. Pero pagkatapos, ubos na. Hindi ka nakakain, hindi ka na magme-merienda. Hindi na kayo mag-electric pan sa bahay dahil magtitipid kayo sa kuryente dahil may bag kang tingling mang 1,000. Ano ka sira? Ba't mo ubusin yung pera mo sagad na sagad? May pambili ka ng kotse, may budget ka, 1 million. May mabibili ka namang 600. Bibili mo yung 600. May 400 kang extra. Feeling rich. Huwag mo lang ipapamalita sa mga kamag-anak mo. Dahil lulusubin nila yung natipid mo. Diba? Meron ka pambili ng bahay. O, pwede kayong maghulog ng bahay. Hulugan. O, meron kayong kinikita ngayon. Palagay nyo, 2 taon, 3 taon pa, mahuhulugan nyo ito. Ba't nyo sasagarin yung budget nyo sa ang laki-laki? Bibili kayo ng less, meron kayong sobra. Pwede kang bumili ng iPad na tigay 18,000, pero binili mo na lang yung tig for 4. Meron ka natira na 14,000. Ayaw mo nun. Ganon din yung tunog nun. Lalo inaantok ka na. Pareho na rin yun. Makakapagbakasyon kayo, abroad pa, laki-laking halaga eh. Pumunta ka sa Bohol, may natipid ka, maganda pa. Feeling rich ka. In other words, nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Marami mga tao, kapos, kasi may income sila. Hindi natin sabing wala. Pero sinasabayan nila, wala natitira. You don't feel rich. Even you live in a big house, you feel miserable because every month you have to pay so much. Even you have a very expensive watch, you feel miserable dahil wala nang natira
na pampalakas mo ng loob. Alam nyo, napakalakas magpalakas ng loob, yung perang nandiyan lang sa kahon. Nasa lata ng gatas na sira para hindi halata. Nasa bangko, ang lakas ng loob mo nun. Parang sige, dumating ng mga dilubyo, mga daluyong, ah, may pera ako. Pero wala kang kahawak-hawak, ang lakas mo ma-insecure nun. Ni ayaw mo magkasakit, baka magkasakit ako, paano kaya ito, baka asawa ko, mamatay, wala. Hindi bago mo naisip na malulungkot ka, sino magbabayad ng bahay, etc., etc. So, huwag mong sagarin. Because, there is a budget for every pocket. Yan ang alam na ng maraming namimili. Pwede kang bumili ng sapatos na 18,000, pero meron ding 180. No? Meron din. Ganon din yun. Hindi ka rin matitinik pagkasuot mo yung isa. Pareho rin. Yung mga bumibili na ang mamahal na mga cosmetics, mga makeup, mga panglagay sa muka, kung marunong kayo magbasa, basahin nyo yung literature nyo. Yun din ang laman nun. The same. No? Ang mga laman lang nun, mga mantikang puriko, inaluan mga kulay-kulay, yun din yun. Pareho lang. Pag ka pabibili ng mahal, mga brush pa na gusto mo, yung horse hair, ang pambrush ng mukha mo, yung mukha mo pa rin yun, kahit yung kabayo pa ang kumiskos ng makeup dyan, ikaw pa rin yun eh, bakit mo kala mahalan? Akala ng iba, pag mas mahal, mas maganda. Hindi laging ganun. Alam nyo yung mga ibang products, minamahalan lang, para magmukha silang magaling. Kasi pag minurahan, baka sige, baka tayo mukhang mura, hindi tayo bilhin. Mahalan natin, akala nila, talagang expensive yan. Marami ganun, packaging lang. How to have enough money? Make more than you need and spend less than you make. Kailangan pa bang i-memorize yan? No? Kaya kinakapos, sinasagad. Yun mga electric fan, buksan mo lagi nasa 3, after 2 weeks, sira na yun. Kasi sagad. Ikaw ba, patakbuhin ka ng walang tigil, ang bilis, eh, mamatay ka dyan kasi sagad. So bakit ka gagastos ng sagad? Lagi dapat hindi sinasagad. Sabi ni Solomon, a man of wisdom, a man of spirituality, a godly person will avoid all extremes. Do not love money. Isa yung pinakamahalagang factor para magkasya yan. It's okay to like money, but don't love money. Because as we have said, what you love is never enough. Unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Napapahamak dahil mukhang pera. Do not love money and money would be enough. Isa pa pong napaka-importante para yung pera na yan magkasya, decrease your demand for money. Find answers to your needs apart from money. Find answers to your needs without having to spend money. Naiinip ka, gusto mong maglibang-libang, may mga libangan na libre, may libangan na may konting bayad, at may libangan na sobrang malaki ang bayad. In other words, yung mga demand mo, huwag mong laging tapatan ng gastos. Maraming alternatives, maraming mga equivalents na pwedeng gawin sa buhay na hindi kailangan ng sobrang daming pera. And do not measure everything with money. Do not measure everything by its monetary value. Kailangan ang pagbabalyo natin, hindi lang puro tungkol sa pera. Pinapahalagahan natin halimbawa ating reputasyon, mahal yan, di ba? Pinapahalagahan natin ating dangal. Pinapahalagahan natin ating patotoo, yung ating kagandahang loob. Hindi mo laging ine-equate sa pera na, naku, kailangan singiling ko siya kasi yun din ang halaga nito. Pero yung kagandahang loob na ibinigay mo yun, hindi mo siningil, it will make you a very, very, very good person. And whoever is good pleases God, and whoever pleases God will of course be enriched by God. Not necessarily by the volume and amount of money that God gives you, but how God would stretch even the little money that you have, that you maximize your enjoyment out of so little. It's not how much you have, but it's how much you make of it. And that is where God's blessing counts so much. Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan.
Huwag tayong magpadala sa mundo, no? Itong si ganon, worth 18 billion. Itong si ganito, $3 billion ang worth niya. You know, hindi ganon ang worth ng tao. Hindi ganon magsukat ang langit. Pati ang mga tao, sinusukat mo, magkano ba yung sweldo niyan? Saan ba siya nakatira? Sa subdivision ba na ganun? Phase 1 ba? O phase 2? O yung nando sa may dulo? Sinusukat natin ng tao by monetary value. Hindi ganun sumukat ang Diyos. At kung kayo man halimbawa ay umaman at umasenso, siguro once upon a time, nakatira din kayo sa isang lungga, sa isang silong. So hindi mo pwedeng lait-laitin at malitin yung mga nakatira doon ngayon. May potential din niya na makawala doon at umasenso in the future. Every person is a promise. Pag nakakakita ako ng mga slums na dinedemolish, pinapaalis sila dyan, mga tao nakatira sa ilalim, mga tulay, naisip ko, ilan ng mga genius dito na naghihintay lang ng panahon para yung kanilang bulaklak ay mamukadkad, humalimuyak ang kanilang bango. Kasi napakarami namang kilala natin, hindi lang sa ating lipunan, maging sa ibang bansa, na super sikat, super talino, super galing, super yaman, pero nang galing sa wala. So hindi mo pwedeng ang tao susukatin mo dahil wala siya. Sabihin mo, wala siya ngayon. Poverty, like wealth, is not permanent. And you can never always gauge people by their economic status of the moment. Dahil ang gulong ng buhay, umuusad dyan. Nagpapalit-palit ang lahat. Kaya hindi dapat tayo mukhang pera sa pananaw natin. Mga magulang, alam nyo, mga habang tumatanda ang tao, mas nagmumukha talagang pera. Kasi syempre, nakita mo na ang pera talaga, answer to many things. Naging practical ka na, kailangan mo ng pera para kumain, magpagamot, etc., etc. Pero ang isa sa mga pagkakamali ng magulang kung minsan, pag sinusukat nila yung mga mapapangasawa ng anak nila o yung nagugustuhan, ang sinusukat nila, sino ba yung magulang? May kabuhayan ba sila? May pera ba yan? May kotse ba yung manliligaw mo o wala? You know, because even prominence is not permanent. Kahit binata yan ngayon, may kotse, magaganda sapatos, dahil lang pala yung magulang na nagsikap. Ang suot-suot lang pala niya, galing lahat ng magulang. Pagka siya na pala itong namumuno ng kanyang buhay, eh, burara pala ito at wala pala itong income, maghihirap din. Because, you know, wealth, like poverty, as I have said, there's no assurance that it would be there forever. Pag tinitingnan ninyo ang inyong manliligaw o liligawan, tinitingnan ninyo yung makakapartner sa buhay o yung mamanugangin ninyo, ang sinusukat dyan, may ambisyon ba ang taong ito? Hindi may pera ba? Kasi maraming may pera, bukas wala eh. Pero ang taong may ambisyon, yung taong may kakayahan, may talino, masipag, wala mang pera ngayon yan, magkakaroon yan. Pero yung taong tamad, lumaki sa layaw, mapera man yan ngayon, maaaring malustay lahat at mawala. You can never pin people down to statistics, to monetary value, because people are people and we were wonderfully made by God. Everybody has a potential to be great. So how else do you make money enough? You decrease your demand for money, abandon money for a better cause. Marcos 10:28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Yung mga disipulo na yan, hindi naman mga disipulo dati, may kanikanya silang trade, may kanikanya silang paraan ng pagkita ng pera. May tax collector, merong mga mangingisda, nagtatrabaho sila. Pero nung sumunod sila kay Jesus at tinawag, iniwan ang lambat, iniwan ang bangka, iniwan ang lahat, sumunod kay Jesus. Eh kung nagmukhang pera sila noon, hindi natin sila pag-uusapan ngayon. So, sabi, iniwan namin lahat, sumunod kami sa iyo. At wala sa atin ngayon ang makakapagsabi na these disciples became poor. Na natalo sila, kawawa naman sila, naglingkod sila, naging mga disciples sila. Walang titingin noon ngayon. Ang titingin lang ng ganoon, kung nung panahon na yon, during the present, pwedeng matakot sila, ma-insecure sila, baka tayo walang kitain, baka tayo magutom. Dahil lang kaharap nila yung problema noon. Pero nakita natin ngayon, pag nililingon natin, that was the best decision that they have ever made. At sa buhay natin ngayon, mga kapatid, bari hindi tayo magiging disipulo tulad ni Pedro, tulad ni Matthew, but there is a great, and there's a lot of great opportunities for discipleship every day. Because every day you can be confronted with decisions, by decisions that you must make. If you would value money or godliness. Kung ang papahalagahan mo ba sa araw na ito ay ang kagandahang loob o ang pagiging mukhang pera? Ang papahalagahan mo ba ay ang paglilingkod sa Diyos o ang pagkita lang ng pera para lang sa sarili? Pagamat yung pagkita, hindi masama.
Pero kung pipili ka, may pinipili ka, hindi lang yung pera. Lalo pa nga't ang dami mong isinakripisyo sa iyong espiritu, sa iyong emosyon, sa iyong kalooban para magkaroon ng maraming pera, tapos namatay ka bigla, hindi mo na pakinabangan, iba lang yung nakinabang. Yan ang sinasabi ni Solomon, lugi ka. Hindi lang yan pera. Kasi tayo ngayon bombarded masyado nung cash economy, nung pera na yan. Kaya sasabi, be changed by the renewing of your mind so that you may prove what the perfect will of God is. Hindi ka nakikiayon sa sanlibutan. Sa ibang bagay na praktikal at mahusay, makiayon, pero pinipili mo. You engage the world and you're selective in obeying the urges of this world. There's another way to decrease your demand for money. Give money away. One of the best ways to increase money is to give it away. You may not increase the money inside your pocket, but you increase the money in circulation, it will be good for the economy. No? And it will be good for many people. Katulad lamang ni Zacchaeus, isang chief tax collector, yumaman ang yumaman, presumably sa pandaraya sa mga binubuisan. Nung siya ay nakapanayam ni Jesus, anong nangyari? Nagkaroon ng pagbabagong loob. Lucas 19:8. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Walang magsasabi sa ating kawawa naman si Zacchaeus, wrong decision. Hanggang ngayon nga, pinag-uusapan pa natin siya. Kaya alam yung mahalaga sa pagde-decide, mga kapatid, meron tayong eternity mindset. Na yung mahalaga, hindi lang yung mahalaga ngayon. Yung ano ba yung mahalaga 5,000 years from now, 10,000 years from now? Ano ba yung mahalaga sa langit? Hindi lang yung mahalaga dito, mahalaga sa tindahan, mahalaga sa cashier. Hindi natin nililimit kung anong mahalaga sa oras, sa panahon, sa lugar. That we have an eternity mindset and we measure many things through the measurements of eternity. So, there are people who have a lot of money but they have to unload to be free because money had become their slave. Whenever possible, trade money for other, for heavenly, or for spiritual currency. Money is currency, yes, but it's only one of the many. Nung meron isang mayaman na lalaking nagpunta sa Panginoong Yesus, gusto niyang sumunod, sumama sa Jesus movement, sabi ni Lord sa kanya, Marcos 10:21-22, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ngunit ang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ngayon, may magsasabi ba sa inyo, tama ang desisyon ng lalaki. Huwag sundin si Jesus. Huwag ipamigay ang kayamanan. Huwag sumunod kay Jesus. Ang yaman eh. May magsasabi ba na yun ang tama? Mukhang tama lang yun nun. Pero nung namatay na siya, almost 2,000 years ago, patay na siya ng nakaraang 2,000 years, patay pa siya sa darating na 200,000 to zillion years, sasabihin mo bang tama ang desisyon niya? Yun ang sinasabi natin mga kapatid na eternity mindset. Hindi ka lang nabubuhay ngayon. Hindi lang ito ang panahon. Marami pa. Hindi lang ito ang iyong anyo. Magkakaroon ka pa ng ibang anyo. Hindi lang ito ang buhay. Meron pang kabilang buhay. Hindi naman lahat ng mayayaman kailangan ipamigay niyo yung kayamanan niyo para sumunod kay Jesus. But this particular person, ang Diyos niya pera eh. Tapos gusto niya sumama kay Jesus. So alam ni Jesus, hindi pwede. Kailangan ang Diyos sa langit, ang Ama sa langit ang Diyos. So tanggalin mo yung Diyos-Diyosan mo na yan para ka makasama sa amin. Ngayon, kung mayaman ka, pero hindi mo naman Diyos ang pera mo, Diyos mo yung Ama sa langit, edi mabuti. Diyos mo na yung Ama sa langit. May pera ka pa, hindi niya tatanggalin ni Jesus. Diba? Tinatanggal lang kung sobra mong inaamo, dinodiyos, naging yun na ang sagabal. Akala ng marami sa atin, ay, hindi ako yun, hindi ko Diyos ang pera. Mag-isip-isip tayo. Kasi sa maliliit na bagay, malalaman natin kung dinodiyos ba natin yan o hindi. Sinusunod ba natin yung makaturuan, kabutihan, kagandahang loob o
ba, mahal din yan, pera din yan. Doon mo malalaman kung matunurin nga ba tayo. So, paano pagkakasyahin? Paano pasasobrahin ang pera? Change your attitude about money. You don't need a change of figures at the bottom line. Ang kailangan natin, hindi pagbabago ng mga number-number na nasa bank account natin para siya dumami. Ang kailangan, magbago tayo ng pananaw tungkol dyan. Change your attitude about money. Need it less. Do not be eaten up by consumerism. Recycle, conserve, spend less, and make more than you spend. Turuan niyo kami, Panginoon, kung ano ang katuturan ng mga bagay na ito sa aming buhay. Patawarin niyo kami kung may mga panahon na inuuna namin yung pag-ibig sa pera kaysa pag-ibig sa inyo. Na kami man ay nalilito ng mga maraming bayarin, nalilito kami ng maraming mga demands, desires, wants. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung manahimik, mag-isip-isip. To get out of the race, sit in one quiet corner and reassess our values. At nung makita mo, Panginoon, isunusunod namin sa iyong katuruan ang aming kalooban, kagustuhan mo ang aming sinusunod. Sa mga kapatid na lagi nilang kapos, lagi nilang kulang, ipakita mo ngayon, Panginoon, kung anong dahilan. Nangako naman kayo ng abundant life sa amin. So if we are not abundant, maybe we just don't feel abundant. Or maybe because of our methods, the abundance that you intended for us is squandered, and so we feel poor. Ituro mo kami, meron kami mga ginagawang pag-aaksaya. Kung may mga dapat productivity na napapalampas namin, hindi kami mabunga samantalang pwede, ipakita mo sa amin, Panginoon, kung paano kami makikitungo dito sa perang ito, na imbes ito maging amo ng buhay namin, maging alipin namin ito sa paggawa ng tama at sa paggawa ng mabuti. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Ask God for personal applications of what we